Hi! Welcome nga pala sa aking Facebook page at aking YouTube channel. Siyempre, nandun na din ang aking TikTok. By the way, kung hindi ka pa nakapag-subscribe or follow sa aking TikTok at Facebook page, and even in my YouTube channel, nandito lang po yung link. Ilalagay ko po dyan sa taas. So, yung Facebook page po natin at yung YouTube channel ay parehas lang yung name. And then, yung ating TikTok. For today's video, gusto kong ibahagi sa inyo yung journey ng pagiging isang LPT. Ay, grabe yun. As in, thank you, thank you, thank you. As in, for my third time. Actually, backstory muna tayo. Okay, story time. Wow. Nagpapataas ng ano, ng views teacher. Bakeran. So, backstory lang muna tayo. I've been here for almost 12 years sa Thailand. So nagtapos ako ng college ko sa nung 2010. Okay, shout out nga pala sa ano ko school ko na Rizal Technological University. Yon. Yes, I am a math major. I am BSED math major. Yon, tinapos ko math major. And then when I in-invite ako ng tita ko na Filipina na mag-work dito sa Thailand. So, I become an elementary teacher. No, kinder and elementary teacher. Okay. So, yun, nagturo ako ng kinder, ng mathematics for grade 1 up to grade 6. Hanggang ngayon, tinuturuan ko is grade 4, 5, and 6. Hindi ko na try magturo ng higher level, like secondary level. Although yun yung tinapos ko. But then, mas napalapit ako sa mga bata na more on elementary student. Yun. And then, nag-try ako, first time ko, nag-try ako sa aking, nag-try ako na magkuha ng test, ng license professional examination test dito sa Thailand. Yes. Yung mga PRC po natin, pumunta sila dito sa Thailand at nag-conduct ng test. Depende kung ilan yung mag-take ng test. So, nag-ano sila ng survey kung ilan yung kukuha ng test. Yun, nakakuha ko nung 2018 ko. Ito yung nakuha kong result nung 2018. Parang konti na lang, as in konti na lang. Papasa ko na. Okay lang yan, kasi first timer. Wala akong, hindi ako sumali sa mga review center. Nag-review lang ako ng sarili ko. Next one, 2019. Ayan ulit, nag-try ulit ako, second time. Konti na lang ulit, papasa na. Pero syempre, gusto ko lang sabihin na, ang pag-take ng test, hindi naman to basihan. Kung ikaw yung pag naipasa mo to, napakatalino mo na. Kung naibagsak mo to, napakabobo mo na. No. Para sa akin ha, hindi to basihan na pagiging matalino. No. Parang sinusukat lang natin dito yung kakayahan natin. Kung hindi ka man nakapasa, okay lang. You did a great job. No worry. Pinagdaanan ko yan. Ang sakit. Pero, may mas magandang plan si God sa'yo. Tama? So, kung hindi mo ito nakuha, okay lang yan. Kasi maraming time din akong hindi nakapasa. Okay, pero nitong last August, yun, August 16 or August 10, sabi yun na daw yung last na magsasubmit ng tawag dito ng application for our LET examination 2022. Sabi ko, August 10. Last day, hindi ko kinuha. Sabi ko, next time na lang. Sinabi nila, this year will be the last for the old curriculum. Sige na lang, sabi ko, okay lang, no worry. Then, nag-extend. Alam mo yung parang binibigyan ka pa talaga ng isa pang chance ng Panginoon na mag-try. Si Ate Irene, yung friend ko dito na Filipina, talagang sinendan niya ako ng link at sinabihan niya ako na, girl, magkuha ka na, mag-apply ka na, itry natin for the last time. So ako naman, in-invite ko na lang din yung kapatid ko at saka yung friend ko dito
na magkuha na kami. Pati yung friend ko na kakla, ano, na co-teacher ko. Yes. So, nagkuha na kami. Tinry na lang namin for the last time. Okay. Nandun na tayo sa time ng examination. So, makikita nyo yung sa aking previous video na nag-take ako ng exam dun sa, basta ito yung video na yun. Nandun yung pag, ano ko, yung journey ko papuntang Bangkok. Actually, that time, I had my, ang tawag dito, my fever. My fever, cough, and ano ko nun, sipon. So, may trangkaso talaga ako. But, it's not a COVID. Kasi, nag-swab muna ako nun. And then, that time, nagtitake ako ng test. Inuubo, maingay ako mag-ubo. Tapos, sinisipon. For the whole day. No? So, habang nagtetest kami, doon ako inuubo. Ang nakakatawa pa niyan, yung nagtetest kami, doon ako inuubo. Tapos, yung wala na, yung test, yung parang break time na namin, wala akong ubo. Diba? So, after that, tapos na yung test, biglang umulan. So, basang-basa kami, pero diretso uwi na rin kami. Hanggang sa makarating na kami dito sa place ko. 7 hours from Bangkok nga pala yung place ko. Ito yung tinatawag namin Surin province. So, I couldn't imagine na makakapasa ako dahil talagang super hirap. Hindi ko inaasahan yung test. Sobrang sakit sa bangs. Lahat ng ano ko, ng nireview ko, wala. As in, first time ko. At inano ko sa sarili ko na grabe, matalino pala ako. Yung parang nawalan ako ng ano, ng kumpiyansa sa sarili ko. Sabi ko, last time ko na to, hindi na ako kukuha. Okay lang, at least na-try ko na. Oops, disclaimer lang. Ngayon pala yung pinakamahirap na test for me. Not only just for mathematics, but to all subject. Okay, so wala talaga akong masyadong review dahil busy sa school. Pero, nagawan pa rin ang paraan. Talagang, kung para sa'yo talaga. And then, kaninang umaga, nag-chat sa akin. Maraming nag-chat kasi natulog ako kahapon ng super aga. Dahil ilang days na ako hindi halos makatulog kasi nahihirapan ako matulog. Hindi ko alam kung bakit. And then, yun, nag-send sila ng link na nakapasa nga ako. Actually, ito yung itsura ko nung nalaman ko kasi iyak ako ng iyak. Ayan, mukhang tanga. Okay. Tapos, grabe yung iyak ko kasi hindi ko inaasahan na makaka-meet ko to. So, sa lahat nga pala na nag-congratulate sa akin, thank you so much. As in, sobrang thank you. Kayo yung blessing ko talaga, actually. Marami na ako natatanggap na blessing, pero ito yung one of the best. No? Yung Facebook page ko, one of the best yun. Pero medyo na, ano lang ako, nalungkot lang ako kasi nawawala yung followers natin. Feeling ko, parang nawawala na sila ng gana, marinig sa akin, or whatever. Or, buang-buang lang talaga ako. And then, at the same time, yung mga talagang taong nagtitiwala sa akin, nandiyan pa din. So, sobrang thank you. Sa family ko, as in, grabe yung support nila sa akin. Yung friend ko, si Rachel, grabe. As in, walang sawang ano talaga. Pagsuporta sa akin, yung kapatid ko din dito sa nakasama ko. At yung kapatid ko na nasa Kuwait. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung result. Na as in, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi I'm still shaking and I'm still really grateful of what I've got. Or hindi ko alam kung anong feeling ng ano. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero super saya ako talaga. As in super duper saya. And then, kanina nga pala nagkaroon kami ng Saturday class. So, hindi ko kayo ma-replyan sa mga nagko-congrats. So, thank you at pasensya na. So, eto na. Ito na yung pagtingin natin sa ating mga ano, list. Ito na talaga guys. Kasi kanina, tinignan ko lang yung mga picture, mga ni-screenshot nila. Actually, ngayon ko pala makikita talaga yung pinaka, ano, tawag dito, yung result. Ito yun. So, ito, nagbo-browse. So, ang daming mga nakapasa. 80% passing percentage. Oh my goodness. Wow. Tapos ito, yan.
Tapos yung mga school na mga may top natcher. Whew. Actually, ngayon ko lang talaga ito makikita. Okay, dito na tayo sa, ano, secondary. At yan, ito na po, letter C. Yan, ang apelyido ko nga pala ay Cruz. Ang social yung name, no? Char. Okay, so ito na. Nandito na tayo. Whew. Ngayon ko pa lang talaga ito makikita. As in, ang tinitingnan ko lang kanina is mga picture na sinend nila sa akin. Ayun, Cruz. Den. Whew, ang dami palang Cruz dito, no? Grabe, no? Yan. So, Cruz. Marjorie. Ang ating full name is Marjorie. Yun! I found it! Oh my gosh! Nasa 20,126 ang aking name! Oh my goodness! Wow! Nandito nga yung name ko. Nandito talaga. Whew. Grabe, hindi ako makapaniwala. Nandito talaga yung name ko. Itong video na to is ibig sabihin na huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ko to pinapakita dahil gusto ko magmayabang. No. Pinapakita ko ito dahil gusto kong ipakita sa iyo na kahit ilang beses ka pang mag-failed, si Lord ang bahala sa iyo para i-lift up ka. Okay? Maybe it's not yet your time, pero you really did a good job. No? I'm really proud of you. Pumasa ka man or hindi, you really did a good job. Okay? Ako, marami ng bagay na nangyari sa akin dito sa Thailand. Pero, ayun yung nagpatunay na kaya ko pala. No? Huwag kang susuko. Yun lang. Actually, itong Facebook page na to, muntik ko na talagang sukuan dahil wala talagang nangyayari. Pero, nandun yung passion ko. Gusto ko talaga makapagturo sa mga kabataan ngayon. And then, at the same time, alam ko inspire din to sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa mga new generation, no? Na kailangan pa natin sipagan at huwag silang panghihinaan lagi ng loob kung hindi nila makukuha yung mga gusto nila. May times na hindi natin makukuha talaga yung gustong-gusto nating mangyari. But then, yung gustong-gusto nating mangyari, ibibigay sa atin ni Lord paunti-unti. Okay? Kunwari, magkaroon ka ng bagong cellphone, di ba? Hindi ka man makapasa, pero bibigyan ka ng other things. Maraming nangyayari sa mundong ito na hindi maganda, pero pwede kang gumawa ng other things para maging maganda yung mangyayari sa'yo. Okay? So, actually, I'm not really expecting na napapasa ako dahil, yes, math major ako, pero hindi ako nakapag review talaga dahil as in wala akong time. Kasi marami kami mga assessment, evaluation sa school namin at marami kaming documents na kailangang handa. Pero at the same time, Lord is really good actually. Lagi ko sinasabi, papasa ako kahit alam kong hindi. Alam mo yung feeling na minomotivate mo yung sarili mo. Ganun yung gawin mo. Okay? Huwag kang panghinaan ng loob. Talo ka pag sumuko ka. Parang pinalabas mo na talunan ka pag hindi mo ulit to pinagpatuloy. Gora lang. Tuloy lang. Walang masamang mag-repeat ng mag-repeat. Yung iba nga, 13 times, 10 times. Kung ikaw pa man din ay first timer, don't worry. May time pa. It doesn't mean na nakuha mo to in first take na pumasa ka, yeah, you're really the best. But don't mind na
kailangan magmayabang ka sa iba. Kasi nga, first timer ka at nakapasa ka. Okay lang yan. Maraming hindi nakakapasa. Pero, umuunlad. Diba? Maraming pumapasa pero nahihirapan maggawa ang makakuha ng trabaho. So, I'm not saying na bad yung ano, yung makapasa ka tas walang work. No. It means like, huwag kang magmayabang kung nakuha mo kaagad yung gusto mo. That's what I mean. Okay? Ang gusto lang iparating na lahat tayo may time. Lahat tayo merong mga magagandang mangyayari at experience, pero wag sana tayo magyabang. Okay? Kasi yung iba nahihirapan, no? Pero gusto ko lang sabihin na i-congratulate nyo din lahat ng hindi nakapasa. Please. Why? They really deserve it. Kasi they really did a good job. 'Di ba? Okay. So, thank you so much nga pala sa lahat na nag-congratulate sa akin. At thank you sa lahat ng mga nangyari sa akin because it molds me. Parang ano ko, talagang ginawa talaga tong journey ko na to para sa akin. Although mahirap, ang daming nangyaring hindi maganda, pero I'm still standing up at continue. Sana ganun ka din. Maging unbothered queen tayo. Char. Yun. So, yun lang. Thank you so much. And God bless you all. Thank you. Love you all. I-congratulate mo ang hindi nakapasa, ha? Kasi magagaling din sila. Okay? Yun lang. Congratulations nga pala sa lahat ng nakapasa. Thank you so much po.